So, hello mga boss, good day. Welcome po muli sa new episode ng ating vlog. Para sa araw na to is pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa tamang proseso ng pag-check at pagkuha ng tamang standard clearance ng ating piston ring groove. Yan, ito mga boss. Bibigay ko rin mga boss, no, kung hindi nyo alam ang minimum at maximum wear limit or itong tinatawag na clearance sa ating mga groove. Okay, unang-una sa lahat mga boss, bakit kailangan i-check natin ang standard clearance ng ating mga piston ring groove? So ano-ano ba ang mga procedure para ma-check ito? Mostly mga boss, nakita ko or nakaka-encounter ako sa field ng engine rebuilders o mga mechanic mga boss. So hindi ko nila lahat ang mga mekanika. So meron lang ako nakikita na hindi nila sinasama sa pag-check ang mga piston ring groove. So parang tinitik for granted na lang nila ito kasi nakasanayan na nila na kinukunan lang ng clearance ang ating mga piston ring gap. So itong gap na to. Yan. So ito lang ang kinukunan nila ng clearance mga boss. So which is masasabi kong hindi tama or mali mga boss, no. Dapat din kasi pag sinasabi nating overhauling or rebuilding, dapat lahat ng mga internal parts ng ating engine is chine-check or kinukunan natin ng sukat para sa tamang trabaho at sa tamang procedure at meron tayong tamang referral pagka sa time na magkakaroon na tayo ng mga back job or mga trouble sa ating makina mga boss, no? Sa aking palagay lang mga boss, kaya ring gap lang ang kinukunan nila ng clearance kasi parang ito lang siguro ang nalalaman nila na dahilan ng lost compression of engine or itong tinatawag din natin na engine blow-by, which is malaking mali din mga boss, no. So itong ating mga piston ring groove is meron tong napaka-importanting rule or bagay na ginagampanan dito sa loob ng ating mga cylinder. So pagka sinasabing lost compression at engine blow-by is kasama na rin sa trouble itong ating mga ring groove mga boss. So bakit? Kasi nga mga boss, itong ating ring groove at ang ating piston ring, itong dalawa is isa sa mga nagsisiting para makapagbigay ng tamang compression or tamang pressure doon sa ating mga combustion. So once na magkakaroon ng engine blow-by or itong tinatawag na lost compression, kasama na rin sa trouble itong ating mga ring groove clearance. Piston ring groove lang naman kasi mga boss ang pinakabahay ng ating piston ring. So dito lang naman naglalaro or gumagalaw itong ating piston ring mga boss, no. O gumagalaw ito mga boss sa time na ang ating motion sa ating piston is nagda-down at nag-up. Kasi nga once na umandar ang ating makina, ang trabaho ng ating piston is up and down motion or itong tinatawag natin na stroke lamang. So, ang ating piston ring din sa loob ng ating mga groove is gumagalaw din yan mga boss. Yan. Nag-up and down din yan. So, sa time na ang ating piston is up motion, ang ating piston ring is dito sumisiting sa down phase. Yan, dito sa down phase ng ating ringlan mga boss, no. So, dito siya sumisiting. Ganyan. So, ang may gap dito sa itaas lang na bahagi ng ating piston ring groove. So, ang pressure mga boss is dito niya itatrap sa ibabaw na bahagi at saka itong sa back clearance ng ating piston ring. So sa time naman na magda-down na ang ating piston, down motion, ang ating piston ring naman mga boss is dito naman. Yan, magkaganyan na naman siya. Ganyan. So ang magkaroon ng clearance is ito na namang sa ilalim na bahagi mga boss, no. At ang nagsisiting sa ating piston ngayon is dito na naman sa ibabaw na bahagi ng ating ring face land. So ito na naman ang kanyang sinisilyuhan para itong ating product of combustion mga boss is hindi talaga lulusot dito sa ating mga ring groove. So pag hindi makalusot sa ating ring groove mga boss, ibig sabihin good compression. So walang engine blow by. So pagka sinasabing overhauling, isama na natin sa pag-check ang ating mga ring groove, hindi lang ring gap. Alright? At saka may dagdag ko na rin mga boss, no. Ito pa lang ating mga piston ring groove is ito yung pinakadaanan
ng ating mga lubricating oil. Yan. So, sa tulong ng ating mga groove at piston ring is kinokontrol nila ang tamang lubricating oil or langis na ibibigay dito sa ating mga liner, sa ating piston ring at sa ating piston para pag-lubricate niya mga boss at hindi magkaroon ng direct metal-to-metal contact ang ating part sa liner at saka piston at piston ring. Okay. So mga boss, ano-ano ba ang diskarte para sa tamang pagsukat ng ating mga piston ring groove clearance? So ngayon, tatanggalin ko muna ang mga piston ring mga boss. So ayan, nabaklas na natin ang ating mga piston ring mga boss, no? So dito ka na lang ilalagay. Ayan. Unang procedure mga boss is itong tinatawag na visual checkup. So kung saan tinitingnan mo ang sitwasyon ng ating mga ring groove. Yan. Itong tinatawag na ring land. So titingnan mo lang mga boss kung mayroon bang mga gasgas. Yan. May mga gasgas ba dito? Dito. Yan. May mga wires ba? So kahit maliliit na gasgas mga boss, no, is maaaring dahilan na yan ng engine blow-by. Yan. Katulad nito mga boss, itong piston na to is luma. So binaklas namin to mga boss sa cylinder number 5 sa Daihatsu na makina. Ang dahilan kasi is malakas ang pressure ng kanyang engine breather tsaka sa crankcase. So yung dipstick sa crankcase mga boss, kung minsan napapasobra ang pressure sa crankcase is lumuluwa yon. So lumalabas ang dipstick. So ibig sabihin malakas talaga ang engine blow-by ng makina na yon. So ito ang dahilan mga boss, oh. Kita nyo, sirang-sira ang ating mga ring groove. Yan. So meron pa dito. Yan. So ang nagkaroon ng sira is dito sa top compression ring at saka second compression ring. So nagkaroon talaga. So malaki ang damage, di ba? Kung makikita mo sa yung mga groove mga boss na okay lang siya, tama lang, hindi uneven or pantay lang ang lapat dito sa ating mga ring groove, is masasabi kong okay or tama or nasa tama pang kondisyon ng iyong mga piston ring groove mga boss. Okay, so check mo rin tong mga butas na to mga boss. Yan to, kung maaari bugahan mo to ng hangin mga boss, no. So pangalawang proseso mga boss is itong tinatawag na measuring the piston ring groove clearance. So itong pagsukat mga boss, no. So ang proseso na to is ito yung pinaka legit, tama at saka secured or sigurado mga boss na hindi ka papaltos. For example mga boss, no, is itong piston natin, itong ating top ring. Yan, top compression ring. So may ibang mga mechanic mga boss na ginaganito lang nila, ganyan. Pinapasok lang to tapos ganyan. So chin-check up lang nila ang gap. So visual check up. So ito is kung maliit lang ang gap is okay na para sa kanila. So masasabi ko rin minsan magkakaroon din yan ng error ang ganitong klaseng pagsukat. So dapat talaga yung tamang proseso ng pagsukat. So meron kasing mga piston ring mga boss, no, na ito dito sa ilalim nakakun. So maliit itong sa ilalim na side at saka malapad itong dito sa labas na side ng kanyang width ng ating piston, ng ating ring. So yung groove din dito sa ating piston is naka-reduce din siya. Ganyan, parang naka-reduce. So kung gaganito lang ang proseso na gagawin mo, yan. So baliktaran, hindi talaga papasok tong ating piston ring. Ganyan. So dapat talaga ilagay natin ang ating piston ring kung saan siya nararapat sa kanyang groove. So para sa proseso na to is unang step, ibalik natin sa paglagay ang ating mga ring. Ang kailangan lang natin na gamit is itong tinatawag na pillar gauge. Yan. So sukatin natin sa pamagitan ng pillar gauge ang ating mga yan clearance dito mga boss. So meron din tayong vernier in case na hindi natin makuha ang tamang reading dito sa ating pillar gauge. So susukatin din natin sa ating vernier ang tamang gap. Okay. So meron ding scenario mga boss na ibang mechanic, ganito ang ginagawa nila mga boss. So sinusukat nila dito ang ating gap. Yan. So yan, kung ilan ang measure ng
groove sa ating piston. So ginaganyan lang nila ang ating mga pillar gates yan. Tapos papasok nila yan mga boss. So, yun tama lang ang pagdulas mga boss, no. So hindi yung mahigpit at hindi rin yung masyadong maluwag. So gaganyan nila. Tapos susukatin dito mga boss. Oh. Yan, sukatin yan. Kung ilan ang sukat dito mga boss is sa subtract yan or minus yan dito sa ating Sa width ng ating piston ring. So ganyan. Yan, minus yan. Ang sagot dyan mga boss, yan na ang clearance dito sa ating ring groove. So makukuha din ang clearance dyan. Tama din ang proseso na yun mga boss, no? So itong ibibigay ko na procedure is ito yung pinaka tama at ito yung pinaka legit sa lahat. So sundan mo lang ang step na to mga boss, no? Una, ilalagay muna natin ang mga piston ring dito sa ating groove. Okay? So, kung gusto nyo ng matutunan ng video na tamang paglagay ng ating mga piston ring sa mga markings niya mga boss, no? Is meron akong tutorial na dyan. Tsaka, kung gusto nyo ring malaman ang pagkuha ng tamang gap sa ating piston ring, is kasama na din doon ang video na yan. So, papakita ko ang picture mga boss, no? Dito sa screen. Tapos, ang link niyan mga boss is nandito na sa ating description box. So, ilagay ko ang link doon. Tapos, pwede nyo yung i-click at puntahan. Alright? So, pasok ko muna ito mga boss, ha? So, yan mga boss. So, nalagay na natin lahat ng ating mga piston ring. So, ngayon is mag-proceed tayo sa pagsukat. So, reminder ko na lang sa inyo mga boss na bago ka magkuha ng sukat or clearance dito sa ating mga ring groove is dapat alam mo kung ano ang tamang wear limit ng ating mga clearance dito sa groove. So, paano malaman yung wear limit mga boss, no? So, pwede mong tingnan doon sa ating mga engine manual kung bago pa ang iyong makina, kung meron kang na-download na engine manual sa modelo sa iyong makina. So, pwede mong malaman doon. Kasi nga, mayroong mga specific na standard wear limit kada modelo ng makina mga boss, no? So, pangalawa is kung wala kang makikitang manual, pwede mong i-search sa mga internet or sa Google. O, dapat matyaga ka lang sa pag-research. So, kung wala ka talagang mahanap mga boss, is ito ang aking ma-recommend na maximum at minimum clearance, yung sinasabi ko kanina na wear limit. So, ito yung mga ginagamit ko na wear limit din sa tuwing mag rebuilding o mag-overhaul ako ng mga makina mga boss, no. So, okay, dito tayo sa unang proseso. So, maghanap ka ng tamang strip ng ating pillar gauge, yan. Tapos ganito ang posisyon ng ating ring, yan. Wag ganyan, ganito lang, ganyan, naka-fix. Then, pasok mo ang strip dito sa ating, yan. Dito sa ibabaw na bahagi mga boss, ha, yan, dito. Sa ibabaw, yan, ganyan. So, wag dito sa ilalim mga boss, ha, kasi itong ilalim ang pinaka-importante na mag-sitting sa time na compression stroke at saka power stroke itong sa ilalim. So, ganyan. Tapos kung maluwag lang siya mga boss, hanap ka ng yung fit, yung tama lang na sukat dito sa ating mga pillar gauge. Yan. So, maluwag pa siya. So, hanap ka pa ng yung sakto lang sa pag-drag mo mga boss. Yan. So, maluwag din siya. Itong aking ginawa na piston mga boss, ha, is luma na to mga boss. Tsaka sira to. So, ginawa kong sample sa inyo para malaman nyo na ganito talaga ang clearance ng mga nagkaroon ng blow by na ring. Yan. So ito, tama to, tamang sukat to mga boss, yan. So pag nahanap mo na ang tamang sukat or strip ng ating pillar gauge, so tingnan mo kung ano ba ang sukat ng ating pillar gauge. So pasensya na sa pillar gauge ko, medyo kinalawang kasi to. Dagat kasi ang area na tinatrabuhan ko. So, meron ng sukat na 0.15 mm.
Tapos pagkakuha mo ng sukat, ilagay mo sa papel. Sulat mo sa papel, mga boss, para meron kang reference. Okay? Then itong sukat na to na 0.15 mm, islagpas na to sa wear limit na ibibigay ko, mga boss. So para sa ring groove, mga boss, na clearance, ang wear limit na ibibigay ko is itong diskarte na to, mga boss, itong ganito na technique. Ito yung tinatawag na side clearance checking sa ating ring groove, side clearance, or ito din tinatawag na axial clearance. So once natin sinasabing axial clearance, ganito ang proseso na gagawin mo. Ganyan, dito mo i-check. So yan. Tapos ang wear limit na ibibigay ko dito, mga boss, no, ang minimum clearance niya, mga boss, no, is 0.001 hanggang 0.006 thousandths of an inch. So sa imperial unit, sa inches, mga boss, no. So pagka i-convert natin ito sa metric, is meron tong reading na sa minimum clearance na 0.025 mm, at sa maximum niya, mga boss, is 0.15 mm. So itong sukat na to, mga boss, no, 0.15 mm, is mataas na to sa yan, mataas na yan, mga boss, pero pasok yan sa ibinibigay ko na wear limit. So pasok yan. So ibig sabihin, okay pa yan, pero kung ako sa inyo, kapag malapit na sa maximum na clearance, katulad ng 0.15 mm, palitan nyo na lang ng bagong piston. Okay? So dapat hindi lang isa ang yung kuna na angle, mga boss, ha. Kukuha ka na sa tatlong angle nitong ating piston. Halimbawa, dito, tapos ikot mo, yan, dyan. So tapos ang pangatlo, dito naman, ganyan. So tatlong angle, 1, 2, 3, para makuha mo kung uneven or pantay pa ba ang lapat ng ating piston ring dito sa ating mga face ng ringland. Okay? So pagka makuha mo na ang difference, mga boss, no, yan, makikita mo kasi mag-iiba yan ng sukat, mga boss. Pagdating dito, iba ang sukat niya. Pagdating dito, iba ang sukat niya. So ibig sabihin, uneven na siya, hindi na siya pantay. So dapat palitan na ang piston. So ngayon, meron ding diskarte dyan, mga boss, no, na kung saan idadrag mo lang yan, tulad ng ginawa ko kanina, ganyan. Drag mo lang ito, mga boss. So ma-feel mo kung saan ang may mas matigas, tulad nito, matigas dito, ganyan. So ibig sabihin, masikip dito. Tapos yung iba, malaki na ang clearance, ganyan. So palitin na ninyan ng piston. Okay? So for example, mga boss, itong sa pangalawa na compression ring, yan, second compression ring, ito, meron talaga itong kung saan nandito ang sira, mga boss, oh. So yan, nandito ang sira, yung crack na groove. So kung makikita mo ang clearance, mga boss, sobrang laki na, di ba? Oh, yan. So isa to sa dahilan ng engine blow-by, mga boss, di ba? Tulad ng sinabi ko, standard wear limit na ibibigay ko, minimum clearance is 0.025 mm, maximum clearance is 0.15 mm. So ganyan lang ibigay mo. Lahat ng piston ring, kunan mo ng clearance, mga boss, di ba? Tapos tatlong angulo or dragging position, ganyan. Axial clearance or side clearance ng ring groove. So pangalawa, mga boss, no, is itong tinatawag na back clearance. So itong dalawa lang ang pwede mong sukatin, mga boss. Tapos good ka na kung makuha mo ang tamang sukat. So pangalawa, back clearance. So ituturo ko sa inyo kung paano ba ito gawin, ang back clearance. So sa proseso ng back clearance, mga boss, is kailangan tanggalin muna natin ang piston ring. So yan, tanggalin ko muna, mga boss, ha. So yan, mga boss, wala na siyang piston ring. Then ang gagawin mo sa pagkuha ng back clearance, mga boss, is from the word back, it's itong sa likod niya, mga boss, no, sa clearance. So gagamit ka ng burner caliper. So paggamit mo ng burner caliper, gagamit ka ng diff rod. So dyan mo ilagay. So yan, pag malapat na dyan ang diff rod sa ilalim,
Tapos adjust mo lang mga boss ang kating burner, ganyan. Ganyan. Tapos yan. So ito yung diff or lalim ng ating groove. So reading natin dito mga boss kung ilan ang sukat niya. So meron tayong nakukuha na sukat dito na 5.60 mm, di ba? So 5.60 mm ang diff or ang lalim ng ating groove. So kung saan na groove mo kinunan mga boss ng diff, kung dito sa top ring or sa top groove, is ang top ring din ang kunan mo ng sukat mga boss, no. So para sa pangalawang sukat, ito namang yan. So take note mo yon mga boss, ha, 5.60 mm. Tapos sukatin naman natin ang top ring dito sa kanyang thickness. So pag sinabing thickness ng ring mga boss, is dito. Yan, ganyan nga sukat. So pag dito mo sinusukat, mali yon, hindi yon thickness. Width na yan mga boss, width ng ating piston ring. So dito ang thickness. Yan, thickness ng ring, sukatin natin. Ganyan. So ilan ang sukat? So meron tayong sukat na 4.90 mga boss. So yung sukat sa diff natin ganina, 5.60, is subtract natin mga boss sa sukat ng ating thickness ng ating ring. So meron tayong sagot na 0.70 mm. So 0.70 mm, yan yung ating clearance sa ating back clearance. So madali lang, di ba, ang proseso ng pagkuha ng back clearance. So para sa standard clearance ng ating back mga boss, no, yung sagot natin na 0.70 mm is sobrang mataas na yun mga boss. So above wear limit na yun. So palitan na talaga ng piston. So ang maibibigay ko na sukat dyan sa back clearance is meron lang yung minimum na clearance na 0.008 to 0.012 or 0.012 dito sa ating inches reading, sa thousands of an inch sa decimal value, yung mga mahilig sa imperial unit. Tapos pag i-convert natin yun sa ating metric mga bosses, meron tayong minimum clearance na 0.20 mm para sa back clearance yan. Tapos may maximum clearance niyan na 0.30 mm. So kung lumagpas na sa 0.30 mm ang clearance ng ating back clearance, is palitan na natin ng piston mga boss. Okay? So yung sagot natin ngayon na is 0.70 mm. So bagsak na 'yon mga boss. So palitan na talaga ng piston. Okay? So yan lang muna para sa araw na 'to na video mga boss. So madali lang naman, 'di ba? Hopefully may nakuha kayong konting idea tungkol dito sa vlog ko. At sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell kung gusto niyo ang video na to. So marami pa tayong may content na video mga boss. So stay tuned lang sa aking channel. God bless and mabuhay. Bye-bye. Peace.